Kapag bago ka sa isang lugar o bahay, ano-ano nga ba ang ine-expect mong maaaring mangyari? Siyempre nandiyan na yung nais nating magkaroon ng mga bagong kakilala at kaibigan. Yung makakasundo natin ang ating mga kapitbahay at kung naniniwala ka sa paranormal, ay gusto mo na walang multo sa bago mong titerhan. Ngunit paano kung wala ngang nangangambalang kaluwa sa bahay mo pero meron namang isang kapitbahay na nanggugulo? Magagawa mo pa bang mabuhay ng mapayapa sa isang tahanan kung ginugulo ka ng multo sa kabilang bahay? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa iyong pamilya. Sana'y palagi kang nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Isa pala ako sa mga palaging nakikinig sa iyo. May business ako na ukay-ukay at kapag tumatambay ako ay ikaw rin ang pinakikinggan ng mga worker ko sa aking tindahan. Kaya isang malaking karangalan para sa akin kung sakali na mapili mo ang aking sulat. Itago mo na lamang ako sa pangalang Llyoid. Ngayon ay 36 years old na ako at may sarili ng pamilya. Dalawang lalaki ang anak ko, Papa Dudut. Itong kwentong isi-share ko ay matagal nang nangyari. Binata pa ako noon. Siguro ay nasa 19 years old lamang ako, Papa Dudut. High school ako nang nag-decide ang mama at papa ko na lumipat kami ng bahay. Nakikitira pa kasi dati sa bahay ng lolo at lola ko sa side ng tatay ko kami. Okay naman sa kanila na nandun kami sa bahay nila pero marami kaming naririnig na hindi magagandang salita mula sa kapatid ni Papa. Nakikisiksik daw kami sa bahay ni na lolo at lola. Wala na raw balak si na Papa na magkaroon ng sariling bahay. At baka raw kapag nawala na yung dalawang matanda ay baka ang kinin ni Papa yung bahay. Kaya para wala nang masabi ang mga kapatid ni Papa ay nauwi sila ni Mama sa desisyon na umalis na kami roon at maghanap ng bahay na kaya nilang bayaran. Sumakto rin na malilipat si Papa ng location ng trabaho niya. Kaya naghanap na kaagad si Mama ng bahay na pwede naming matirhan sa lilipatan ni Papa ng trabaho, Papa Dudut. Ang balak sana ni na Mama at Papa ay house for rent lang ang hahanapin. Pero may nakita si Mama na bahay na pasalo, Papa Dudut. Hindi ganong kalaki ang perang hinihingi ng owner kaya kinuha na nila, Papa Dudut. Nang malipat na sa pangalan ni na Mama at Papa yung titulo ng lupa at bahay ay lumipat na kaagad kami doon. Maayos na kasi yung bahay at mga gamit na lamang ang kulang. Two story yung bahay na yon, Papa Dudut, may tatlong kwarto sa itaas. Tatlo kaming magkakapatid, si Ate Erica na panganay namin ang nagmamay-ari ng isang kwarto. Yung isa ay kina Mama at Papa, yung isa ay sa amin ng kapatid kong bunso na si Leo. Nasa pinakasulok ng subdivision yung bahay namin, may katabi yung abandonadong bahay na dalawang palapag din. Napansin agad namin yung bahay kasi katapat siya ng kwarto naming magkakapatid. Kapag sumilip ka sa bintana ay makikita namin kagad yung bahay. Sobrang luma na noong bahay na nasa tabi ng bahay namin, Papa Dudut. Madumi na yung dingding sa labas at butas-butas ang bubong. Kinakalawang na ang gate at nakatumba na yung pinto sa harapan, Papa Dudut. Pati mga bintana ay sira na rin. Lalo na yung bintana sa second floor, nakabagsak na siya. Ang sabi pa nga ni Mama ay sayang daw yung bahay na yon kasi maganda raw sana yon kapag naayusan. Mukha naman daw matibay yung bahay. Talagang sobrang tagal na raw na walang nakatira kaya napabayaan. Mababa lang kasi ang pader noon kaya kitang kita talaga yung mismong bahay. Kahit nasa labas ka noon, Papa Dudut. Sa mga unang linggo ay medyo nangangapapa kami sa mismong subdivision kung saan kami nakatira. Medyo mahirap din ang mga pitbahay kasi yung malapit na bahay sa amin ay abandonado naman. May katapat kaming bahay pero hindi masyadong lumalabas ang mga nakatira doon. Nasa sulok kasi talaga yung bahay na nakuha ni na Mama at Papa.
Pero mas okay na yon kasi wala na kaming naririnig na mga salita, Papa Dudut. Kasi sa amin na talaga ang bahay na yon, basta wag lamang kaming papalya sa pagbabayad kada buwan sa bangko. Sa school na malapit na rin kami nag-aral ng kapatid ko. Si Ate Erica ay nagsimula ng maghanap ng trabaho. Sa school ay meron agad akong naging kaibigan. Friendly kasi talaga ako noon, Papa Dudut, at hindi mahirap para sa akin ang makipagkaibigan. Sa subdivision namin ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan makalipas ang ilang linggo. At ng time na yon, kahit na second year high school ako, ay naglalaro pa rin ako ng mga larong kalye. Hindi pa kasi uso ng time na yon na mga gadgets, kaya mga ganoon ang laro ko. Strict si Mama pagdating sa pag-aaral namin. Dapat mula Monday to Friday ay pag-aaral ang aming inaatupag. Kapag weekend naman ay hindi kami pinapayagan na maglaro sa labas hanggang hindi tapos ang aming assignments. Kaya gabi pa lamang ng Friday ay ginagawa ko na ang lahat ng assignments ko para kinabukasan kahit umaga ay pwede na ako maglaro. Isang araw habang naglalaro kami ng patintero ay nagpaalam muna ako sa mga kalaro ko na iinom lamang ako ng tubig sa bahay. Sumama sa akin yung isa kong kalarong lalaki dahil makikiinom din siya sa amin. Mas malayo kasi ang bahay nila, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kalaro ko ay doon lang siya sa labas ng bahay namin kasi hindi ko alam kung pwede ba siyang pumasok at baka mapagalitan ako ni Mama. Pumasok ako sa bahay at uminom. Dinalhan ko ng isang basong tubig yung kalaro ko na nasa labas. Nang may balik ko sa kusina ang baso ay naglakad na kami pabalik sa mga kalaro namin. Doon pala kayo nakatira sa katabi ng haunted house, no? Ang sabi ng kalaro ko sa akin habang naglalakad kami. Anong haunted house? Nagtataka kong tanong. Yung sirang bahay na nasa tabi ng bahay ninyo. Haunted house kaya yun? Kaya huwag kang papasok doon kasi merong multo doon. Babala pa ng kalaro ko. Yun ang unang beses na may nagsabi sa akin na may multo sa abandonadong bahay sa tabi ng bahay namin, Papa Dudut. Pero hindi ko masyadong seneryoso yung sinabi sa akin ng kalaro ko kasi para sa akin kahit abandoned house yon ay hindi naman nakakatakot yon kapag tinitignan. Kahit nga gabi ay hindi pa rin. Siguro'y dahil maliwanag sa kinakatayuan ng bahay na yon dahil may isang poste ng ilaw na malapit doon. May isang beses na gabi noon, Papa Dudut. Nasa labas ng bahay si Ate Erica habang kami ay nanonood ng TV. May cellphone na kasi noon si Ate at tuwing gabi ay palagi siyang kausap ang boyfriend niya. Sa labas siya nakikipag-usap dahil siguro sa nahihiya siya o naiilang na marinig namin ang pinag-uusapan nilang dalawa. Nagulat na lamang kaming lahat nang nagmamadaling pumasok si Ate Erica sa bahay. Tapos parang takot na takot pa siya kasi ang sabi ni Mama ay namumutla ang labi ni Ate. Erica, nakakagulat ka naman. Bakit ka pumapasok ng pabalagbag? Sira ni Mama kay Ate. Eh kasi may sumisitsit sa akin sa labas eh, parang galing dun sa katabing bahay. Takot na sabi ni Ate Erica. Yung kakatambay mo na yan sa labas eh, baka may tambay na nakakakita sa'yo. Sabad pa ni Papa. Kaka-cellphone mo rin yan, Erica. Hindi na nahiwalay sa kamay mo yung cellphone mo. Dagdag pa ni Mama. May sumisitsit talaga sa akin. Ilang beses na kaya pumasok na ako. Ang turan pa ni Ate Erica. Alam ko na ang nasa isip naming lahat ng oras na yon ay tao ang sumisitsit kay Ate Erica sa labas. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit sa bahay daw nagmula yung sitsit. Wala namang tao doon, Papa Dudut. Saka sa ilang buwan naming nakatira doon ay wala kaming taong nakita na pumunta sa bahay na yon. Nakalakas kasi ang gate noon at ang effort kong aakyatin yung pader kahit na hindi yon gaanong kataas. Sa ibabaw kasi ng pader ay may mga bubog na nakalagay. Wala kaming kaalam-alam ng panahon na yon na unti-unti na palang nagpaparamdam sa amin yung nakatira sa abandonadong bahay, Papa Dudut. Naalala ko noon na Sabado ng gabi at inaya ako ng mga kalaro ko na magtago-taguan. Kumakain pa kami noon ng hapunan at gustong-gusto kong sumali sa laro kasi yun ang first time na makapaglaro ako ng tago-taguan tapos gabi pa.
Nang magpaalam ako kay mama na pagkatapos na kumain ay makikipaglaro ako pero nagalit siya. Ikaw Lloyd, ang kapal na ng buhok mo sa ibaba pero panay ka pa rin ang laro. Hindi ka na bata ha? Wika ni mama. E mas okay na po ang maglaro ako kesa sa kung anong ginagawa ko, katwiran ko. Sige, papayagan kitang makipaglaro kung ikaw ang maghuhugas ng mga pinagkainan natin ngayon. Saka dapat eh alas 10 ay nakauwi ka na. Kapag wala ka pa ng alas 10 ay hindi na ikaw pwede maglaro hanggang bukas, sabi pa ni mama. Dahil sa gusto ko talaga maglaro ng gabing yun ay pumayag na ako sa kondisyon ng nanay ko. Binilisan ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan namin at nang matapos na ako ay tumakbo na kagad ako sa labas. Sobrang nag-enjoy ako sa paglalaro ng tagu-taguan at naulit pa yon ng ilang beses. Madalas ay ako pa nagaya sa mga kalaro ko na magtagu-taguan kami sa gabi kasi kawawa ang taya kasi ang hirap maghanap dahil madilim. Isang gabi naglalaro kami ng tagu-taguan ay naisipan kong magtago doon sa abandonadong bahay. Inaya ko yung isa kong kalarong lalaki na doon kami magtago. Ayoko doon, may multo roon, tanggi ng kalaro ko. Wala naman eh, wala nga kaming nakikita kahit na nasa tabi lang namin yung bahay na yon, ang sabi ko. Basta ayoko, kung gusto mo ikaw na lang, basta kapag may nangyari sa inyong masama, bahala ka sa buhay mo, wika pa niya sa akin. Kahit pa binigyan na ako ng babala ng kalaro ko ay hindi pa rin ako nagpapigil, Papa Dudut. Gusto kong mahirapan yung taya sa paghahanap sa akin. Siyempre, takot sila na magpunta sa bahay na yon kaya hindi nila ako pupuntahan doon. Ang ginawa ko ay sa mismong gate ako umakyat. Pumasok ako sa mismong loob ng bahay at nakita ko na may mga ilang gamit pa roon. May mga aparador pa at isang lamesa. Yumuko ako malapit sa bintana para makasilip ako sa labas. Pasilip-silip ako doon, Papa Dudut. At nakikita ko yung taya na ilang beses na dumaan sa harapan ng bahay at sa tingin ko ay ako na lang ang hindi nahahanap. Tuwang-tuwa ako noon, Papa Dudut. Sabi ko pa sa sarili ko ay hindi muna ako magpapakita. Hahayaan ko na mahirapan yung taya sa paghahanap sa akin. Siguro halos kalahating oras na ako sa loob ng bahay. Nagulat ako nang biglang may parang humampas na mahabang buhok sa mukha ko. Yung parang isinabog sa mukha ko yung buhok, bigla rin akong kinilabutan. Nagtaasan ang balahibo sa aking braso at may naramdaman akong malamig na hangin. Wala kong ideya kung saan ang galing yung buhok na yon. Saka nang hawakan ko mukha ko ay wala naman akong nakuhang buhok. Hanggang sa nakita ko na sa harapan na ng bahay ang mga kalaro ko. Yun pala ay sinasabi nung isasama ko sana sa bahay na yon para magtago sa mga kalaro ko na baka doon ako nagtatago. Tinatawag nila ako at pinapalabas pero hindi pa rin ako lababas. Tuwang-tuwa pa ako kasi hindi sila makapasok. Hanggang sa nagsumbong na nga sila sa nanay ko at sinabi na nasa loob ako ng abandonadong bahay. Si mama na ang tumawag sa akin kaya wala na akong choice kundi ang lumabas. Pagkalabas ko ay pinalo ako ni mama ng hangin sa puwet. Galit na galit siya kasi bakit daw ako pumasok sa bahay na yon? Eh hindi naman namin yon pagmamay-ari. Pag-uwi ko pa sa bahay ay sinabi pa ni mama kay papa na nagpunta ako sa abandonadong bahay. Napagalitan din ako ni papa. Private property daw yon at kahit wala nang nakatira doon ay hindi naman dapat ako pumapasok. Nangatwiran pa ako na hindi naman nagpupunta roon yung may-ari ng bahay pero hindi daw dahilan yon para pumasok ako doon. Dahil sa talagang nasa bon ako ay nawala na sa isipan ko yung nangyari sa akin sa abandonadong bahay na parang sinabuyan ako ng maraming buhok. Pinuntahan pa ako ni Ate Erica sa kwarto para asarin. Ayan, masyado ka kasing pabibo. Alam mo namang bawal pumasok sa bahay na yon, sumigi ka pa rin. Pang-aasar ni Ate Erica. Ano bang pakialam mo? Kesa naman sa iyo na cellphone ang palaging hawak. Sana mag-break kayo ng boyfriend mo. Ganti ko kay ate. Hindi ko alam kung bakit parang may kung anong energy na humihila sa akin sa abandonadong bahay na yon, Papa Dudut. Kapag napapadaan ako doon o kaya ay nakikita ko siya mula sa bintana ng kwarto namin ng kapatid ko
ay parang may bumubulong sa akin na pasukin ko yon. Parang may humihila sa akin na kung ano na na-explore ko yung bahay na yon. At hindi ko alam kung bakit may ganon akong pakiramdam. Medyo nararamdaman ko na may kakaiba sa bahay na nasa tabi namin, Papa Dudut. Talagang curious ako sa kung ano nga bang itsura ng loob noon kapag maliwanag. Nung unang beses ko kasi yung pinasok ay gabi at madilim. Hindi ko nakita ang loob ng maayos. Saka gusto ko rin na pumunta sa second floor noon para malaman ko kung ano bang meron doon, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng chance na makapasok ulit doon ay papasok talaga ako, Papa Dudut. Minsan ay nagpaalam si Mama sa amin na pupunta siya sa palengke. Nakita ko na pagkakataon ko na yon para pasukin ulit ang katabi naming bahay. Llyoid, sumama ka sa akin para meron akong katulong sa pagdadala ng mga bibilhin natin, ang sabi ni Mama. May tinatapos pa akong assignment, Mama. Lunes na bukas, baka hindi ko ito matapos. Marami ito eh. Si ate na lang ang isama mo. Wala naman siyang ginagawa, nagsiselfon lang siya sa kwarto niya, ang sabi ko. Pinuntahan ni Mama si Ate Erica sa kwarto nito at si ate na nga ang isinama ni Mama sa palengke. Wala naman talaga akong assignment noon, Papa Dudut. Noong nakaraang gabi ay tinapos ko na. Nagsinungaling lamang ako para hindi ako maisama sa palengke at makapasok ako sa abandonadong bahay. Magandang pagkakataon kasi yon, kasi wala si Mama at ate. Si Papa ay nasa trabaho, yung bunsong kapatid ko lang ang kasama ko sa bahay. Bago umalis si Mama sa bahay ay sinabi niya sa amin ng kapatid ko na huwag kaming lalabas at huwag magpapapasok ng ibang tao lalo na at hindi namin kilala. Pagkaalis ni Mama at ate ay ang bunso kong kapatid ang kinausap ko. Sinabi ko sa kanya na bibili ako ng chicherya sa labas kaya siya muna ang bahala sa bahay. Inutuko siya at sinabi ko na ibibili ko rin siya kaya huwag niyang sasabihin kay Mama na lumabas ako ng bahay. Umayag naman ang kapatid ko at aniya ay hindi siya magsusumbong. Binuksan ko ang TV at sakto na cartoons ang palabas kaya malilibang siya. Lumabas na ako ng bahay namin, Papa Dudut. Pumunta ako sa tapat ng abandonadong bahay. Tumingin muna ako sa paligid at baka may taong makakakita sa akin. Siniguro ko munang walang ibang tao bago ko inakyat yung gate. Pagpasok ko sa bahay ay doon ko nakita ng malinaw. Sobrang kalat, ang daming kahoy at sirang plywood na nasa sahig. Umakyat na ako sa itaas at meron doong dalawang kwarto na walang laman kundi aparador. Una kong pinasok yung mas maliit na kwarto at binuksan ko yung aparador. Walang laman yon. Wala nang interesadong bagay na pwedeng makuha ang atensyon ko. Isinunod ko yung mas malaking kwarto na hula ko ay master's bedroom. Napansin ko na kakaiba ang amoy ng kwartong yon. Parang malansa na hindi ko maintindihan. Chinay ko rin ang aparador pero wala naman akong nakitang laman. Talagang kinuha na ng dating may-ari ng bahay lahat ng gamit niya. Mga aparador lang ang itinira. May nakita rin akong parang mantsa sa sahig na natuyo. Gawa kasi sa kahoy ang sahig. Kulang itim yung mantsa na hindi ko alam kung ano. Pero kapag naiisip ko ngayon ang mantsa na yon ay hinala ko ay nato yung dugo yon, Papa Dudut. Medyo bata pa kasi ako ng time na yon kaya ang naiisip ko ay baka dahil lamang sa tagal ng panahon kaya nabubulok na yung kahoy sa sahig. Dahil so wala naman akong nakitang kung ano sa loob ng abandonadong bahay ay lumabas na ako. Hindi naman ako nagsisi na pumasok doon kasi at least ay nawala na ang curiosity ko sa kung ano nga bang meron sa loob ng bahay na hindi ako mag-iisip. Hindi nalaman ni Mama na pumasok ako sa abandonadong bahay sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman nagsumbong yung bunso kong kapatid kasi hindi naman niya alam na nagpunta ako sa kabilang bahay. Pagbalik ko, ang sabi ko sa kapatid ko ay sarado na yung tindahan kaya wala akong nabiling chicherya na pinaniwalaan naman niya. Wala akong alam na pagsisisihan ko ang pagiging curious ko. Kasi nang dahil doon ay nagsimula na ang pagpaparamdam ng multo na nasa abandonadong bahay. Isang gabi nasa kwarto na ako. Mag-isa ako kasi yung bunso kong kapatid ay nasa ibaba pa
at nanonood ng TV kasama sina mama. Nagbabasa lamang ako noon ng comics nang may marinig akong sitsit sa kung saan. Pinakinggan ko ng mabuti yung sitsit at nang maulit ay nalaman ko na nasa labas yon ang gagaling. Akala ko'y isa yon sa mga kalaro ko na mag-aaya na maglaro kaya sumilip ako sa bintana. Pero wala naman akong nakitang kalaro ko sa labas. Hanggang sa napatingin ako sa kabilang bahay. Yung bintana ng malaking kwarto ay katapat ng kwarto namin ng kapatid ko at napansin kong may gumagalaw sa kwarto sa kabilang bahay, Papa Dudut. Hindi ko nga lang maaninag ng maigi dahil madilim. Tinitigan ko yun ng maayos hanggang sa palapit ng palapit yung gumagalaw sa bintana. Hanggang sa nakita ko na siya, isang babae na ang buhok ay hanggang batok. Nakasuot siya ng pulang damit pero hindi ko pa rin masyadong makita ang mukha niya kasi madilim. Yung hulma lang niya ang nakita ko, Papa Dudut. Sandali lang na nawala ang tingin ko sa babae dahil pumasok ang bunso kong kapatid. Pagtingin ko sa bintana sa kabilang bahay ay wala na yung babae. Napatanong pa ako sa sarili ko na akala ko ba'y walang nagpupuntang tao sa bahay na yon pero bakit meron ako nakitang babae? Buwaba ako sa sala dahil kaya pala pumunta ang kapatid ko ay para tawagin ako. Nagluto raw kasi ng fries si mama at kumain daw ako. Pagbaba ko sa sala ay sinabi ko sa kanila ang nakita ko sa kabilang bahay. Mama, may nakita po ko sa kabilang bahay na babae. Nasa bintana pa nga siya eh, tapos may ikli yung buhok niya. Pilit ko. Baka naman yung may-ari yon. Tinitingnan lang yung bahay niya, ang sabi ni Papa. Bakit naman gabi pa siya pupunta, pwede namang umaga. Turan ko. Hayaan mo yun ang trip niya eh, ang sabi pa ni Papa. Naniwala ako na baka nga yung may-ari ng bahay ang nakita ko, Papa Dudut. Hindi ko pa naisip ng time na yun na baka multo o kaluluwa ang mga nakikita ko sa abandonadong bahay. Lumipas pa ang mga araw at hindi ko alam kung bakit naging iba na ang pakiramdam ko sa kabilang bahay. Kung minsan kasi nagigising ako. Kasi nakakarinig ako ng ingay at kaluskos sa abandonadong bahay. Kapag sumisilip naman ako sa bintana ay wala akong nakikita. Isang umaga ng Sabado nakikipaglaro ako noon sa mga kalaro ko sa labas. Nagsawa na kami sa paglalaro ng patintero at nag-isip na kami ng bagong lalaruin. Hanggang sa umalis na yung iba kasi tinamad ng maglaro at apat na lamang kami na naiwan. Ano kaya kung magpatapangan tayo? Suggestion ko. Paano? Tanong ng isa kong kalaro. Umasok tayo isa-isa dun sa bahay sa tabi namin. Dapat tatagal ng 5 minutes sa loob. Kapag hindi pumasok o hindi nakatagal, ibig sabihin ay duwag. Turan ko. Sa una ay ayaw ng mga kalaro ko. Kaya inalaska ko sila na duwag sila at hindi tunay na lalaki. Doon na sila pumayag basta ako raw ang mauuna. Pumunta na kami sa labas ng abandonadong bahay dahil sa wala sina mama, sa labas ay mas lalong lumakas ang loob namin. Kinuha ko pa yung relo sa bahay para merong kaming timer. Iniwan ko ang relo sa mga kalaro ko para alam nila kapag naka 5 minutes na ako sa loob. Sabi ko kapag 5 minutes na ay kalampagin nila ang gate ng isang beses para alam ko. Nauna akong pumasok. Pumunta pa ako sa itaas ng bahay at talagang nagtapang-tapangan pa ako, Papa Dudut. Nagawa kong tapusin ang 5 minutes kaya lumabas na ako. Wala naman ako naramdaman na kakaiba noong nasa loob na ako. Ikaw na ang kasunod, Dodong, ang sabi ko sa kalaro namin na pinakamatangkad. Pas muna ako. Natatakot talaga ako eh, tanggi pa ni Dodong. Ang hina mo naman. Mas malaki ka nga sa akin eh. Nakita mo naman walang nangyari sa akin. Kaya mo yan. 5 minutes lang naman eh. Nag-isip muna si Dodong bago siya nag-decide na pumasok sa abandonadong bahay. Ang sabi ko pa pumunta siya sa second floor kasi malamig doon. Saka hindi nakakatakot. Pumasok na si Dodong sa bahay, Papa Dudut, mula sa labas ay nakita namin siyang umakyat sa second floor. Gaya ng sabi ko sa kanya, ako ang may hawak ng relo at nagbibilang ng minuto. Ang sabi ko sa dalawa ko pang kalaro ay maghanda na sila kasi isa na sa kanila ang susunod kay Dodong sa pagpasok sa bahay. Para sa akin ay wala lamang yon. Laro lamang ang lahat. Saka gusto ko rin sigurong patunayan sa kanila na wala silang dapat na ikatakot sa bahay na yon, Papa Dudut. Nakalagpas na ng 5 minutes sa loob ng bahay si Dodong.
Hinampas ko na ng tsinelas ko ang gate gaya ng ginawa nila nung ako na ang nasa loob. Hinintay naming lumabas si Dodong pero lumipas pa ang ilang minuto ay hindi siya lumabas, Papa Dudut. Lloyd, baka kung ano na nangyari kay Dodong sa loob, sabi ng isa kong kalaro. Wala lang yan, nagpapasikat lang siguro. Natatawa kong wika. Halos 10 minutes na Papa Dudut na si Dodong ay nasa loob ng abandonadong bahay ay hindi pa rin siya lumalabas. Doon ako nag-decide na pumasok ulit para malaman kung anong nangyari kay Dodong. Parang kinakabahan ako, Papa Dudut, sa kung anong nangyari kay Dodong. Pumunta ako sa second floor ng bahay at doon ko nakita si Dodong na nakatayo sa gitna ng mas malaking kwarto. Nakayuko siya at nang tawagin ko siya ay hindi man lang siya gumalaw o sumagot sa akin. Nilapitan ko si Dodong dahil akala ko ay nagbibiro siya pero nang hawakan ko ang braso niya ay bigla siyang tumingin sa akin habang nanlilising ang kanyang mga mata. Galit na galit siya at sinugod niya ako at sinakal. Naramdaman ko ang kakaibang lakas ni Dodong. Sumisigaw pa siya at sinasabi niya na papatayin niya ako. Hindi ko naramdaman na nagbibiro o umaarte lamang si Dodong dahil ang higpit ng pagkakasakal niya sa leeg ko na parang wala siyang balak na buhayin ako. Mabuti na lamang at nagawa kong makawala sa pagkakasakal ni Dodong at tumakbo na ako papalabas sa bahay na yon. Sinabi ko sa dalawa kong kalaro na nasa loob pa rin si Dodong at inatake ako nito. Doon na namin tinawag ang nanay ni Dodong at naalerto na rin sina mama kaya nalaman nila na pumasok ako sa abandonadong bahay. Galit na naman si mama sa akin pero mas inuna niyang gawa ng paraan kung paano mailalabas si Dodong mula sa bahay. Tumawag pa sila ng ibang lalaki na kayang pumasok sa bahay kasi ang sabi ko ay parang sinapian si Dodong kasi ang laki ng boses nito at galit na galit pa. Nang may dalawang lalaki na pumasok sa bahay ay nailabas nila si Dodong. Hindi na siya nagwawala. Parang wala na nga siya sa kanyang sarili. Nakatulala lang si Dodong at hindi makausap. Iyak nang iyak ang nanay ni Dodong kasi hindi niya alam kung bakit nagkaganon ang anak niya. Kahit ako ay hindi rin alam kung bakit nangyari yon kay Dodong. Pumasok naman ako sa bahay at hindi yon ang unang beses na ginawa ko yon pero wala namang nangyari sa aking masama. Nakapagtataka kung bakit nagkaganon si Dodong, Papa Dudut. Pag uwi namin ni Mama sa bahay ay pinagalitan niya ako. Ang tigas talaga ng ulo mo, Lloyd. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang papasok sa bahay na yon pero hindi ka nakikinig. Kapag may nangyari kay Dodong, ikaw ang mananagot. Galit na sabi pa ni Mama sa akin. Wala naman po akong kasalanan kung bakit nagkaganon si Dodong. Katwirang ko pa. Anong wala? Ang sabi ng mga kalaro mo ay ikaw ang nagpasimuno na pumasok sa bahay na yon. Ang yabang mo talaga kahit kailan, Lloyd. Yung kayabangan at katigasan ng ulo mo ang magpapahamak sa iyo. Ang turan pa ni Mama. Dahil sa pangyayaring yon ay pinagbawalan na ako ni na Mama na maglaro sa labas. Hindi raw nila yon babawiin hanggang hindi nila nakikita na nagbago na ako. Sa kaparusa raw nila yon sa akin kasi may muntik ng mapahamak na ibang tao dahil sa pagiging matigas ng ulo ko. Alaman ko rin sa mga kalaro ko na nagkaroon ng mataas na lagnat si Dodong. Nagdidiliryo ng araw ito at palagi raw sinasabi na may babae itong nakikita kahit na wala naman. Sa pagkakataong yun ay naramdaman kong may something talaga sa abandonadong bahay, Papa Dudut. Hindi naman magkakaganon si Dodong kung wala. Hindi ko pa alam kung anong meron sa bahay na yon pero sinabi ko sa sarili ko na dapat na akong umiwas sa bahay na yon bago pa mangyari sa akin ang nangyari kay Dodong. Naalala ko rin yung mga pagpaparamdam na na-experience ko bago yon mangyari. Alam ko na hindi ko yon binigyan ng pansin at mas nagpadala ako sa pagiging mayabang ko at pagiging curious sa kung ano ba talagang meron sa abandonadong bahay. Nalaman ni Mama ang sitwasyon ni Dodong. Sinabi niya sa akin na dahil ako ang may kasalanan kaya nagkaganon si Dodong ay dapat na bisitahin namin si Dodong at humingi ng tawad sa nanay nito. Magbibigay din daw kami ng kaunting tulong at ayaw ko sana kasi nahihiya akong humarap sa nanay ni Dodong pero pinilit ako ni Mama. Kapag hindi ko raw siya sinunod sa pagkakataong yun ay forever na akong hindi makapaglalaro at bahay at school na lamang ang magiging buhay ko. Pagka-uwi ko mula sa school ay pumunta na kami ni Mama sa bahay ni Dodong.
Ilalagnat pa rin siya pero ayon sa nanay ni Dodong ay mas mabuti na ang pakiramdam ni Dodong kumpara sa mga nakaraang araw. Hindi na raw ito nagdidelirio. Nag-sorry na rin ako sa nanay ni Dodong at sinabi ko na kasalanan ko ang lahat. Sinabi ko na kung hindi ko hinamon si Dodong na pumasok sa bahay na yon, ay hindi yon mangyayari sa anak nila. Mabuti na lamang at mabait ang nanay ni Dodong at hindi siya naggalit sa akin. Naintindihan daw niya na mga bata pa kami at may mga pagkakataon na hindi namin pinag-iisipan ang aming ginagawa. Ibinigay na rin ni Mama ang pera para pandagdag sa pambili ng gamot ni Dodong. Ano ba talagang meron sa bahay na yon? Bakit parang ang sabi ng anak ko ay sinapian si Dodong? Tanong ni Mama sa nanay ni Dodong. Lahat ng matagal nang nakatira dito ay alam ang nangyari sa bahay na yon. Kaya wala nagtatangkang pumasok doon. Matagal nang walang nakatira doon. Tugon ng nanay ni Dodong. Ganun ba? Meron bang namatay sa bahay na yon? Tanong pa ni Mama. Meron pero sobrang tagal na. May babaeng pinatay doon ang asawa niya dahil sa sobrang selos. Ayoko na lang idetalya dahil kapag naaalala ko ay kinikilabutan ako. Basta kahit na anong mangyari ay huwag na huwag mong hahayaan na pumasok ulit doon ang anak mo. Sambit ng nanay ni Dodong. Ayon pa sa nanay ni Dodong, dati raw ay may tumira sa bahay na yon nang umalis ang mga anak ng may-ari. Pero hindi rin daw nagtagal kasi may nagpaparamdam na babae. Hindi raw pinatahimik yung mga tumira. Siguro raw ay hindi pa rin matanggap ng babae na wala na ito kaya kahit hanggang sa kasalukuyan ay nagpaparamdam pa rin po ito. Dahil sa mga nalaman ko tungkol sa abandonadong bahay ay nagkaroon ako ng takot na puntahan yon. Kapag nga dadaan ako roon ay palagi kong nagmamadali at hindi ko tinitingnan. Kahit sa gabi hindi na rin ako tumitingin sa bintana kasi baka makita ko na naman yung babae na naroon, Papa Dudut. Simula nang alisin ko na ang interes at atensyon sa bahay na yon ay naging tahimik na ang buhay namin. Wala na akong nakikita na kung ano. Natuto na ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Nakatapos na ako ng high school at nagpatuloy ako sa college. Nasanay na kaming lahat sa bahay na yon at naging normal na rin sa amin ang lahat. Nang makagraduate ako sa kursong kinuha ko, ay nag-celebrate kami sa bahay. In-invite ko ang mga kaibigan ko sa celebration na yon. Pinayagan kami ni Mama na mag-inom ng gabi kasi minsan lamang yon. Sa labas ng bahay kami nag-inom na magkakaibigan. May isang malaking table tapos anim lang yata kami roon. Natatandaan ko na may dalawang babae kaming kasama. Inabot na kami ng madaling araw sa pag-iinom at lasing na kaming lahat. Dahil sa malayo naman ng ibang bahay sa bahay namin ay hindi na kami nagpigil sa lakas ng mga boses namin. Habang nagkukwentuhan kami, napansin ko yung isa naming kaibigan na si Romar na nakatingin doon sa abandonadong bahay. "Hoy, anong tinitignan mo dyan?" tanong ko kay Romar. "May nakatira ba sa bahay na yun?" tanong ni Romar sabay turo sa abandonadong bahay. "Sa tingin mo'y may titira pa sa bahay na yan? Eh sira-sira na nga ang pinto at bintana." Yung isa naming kaibigan na lalaki ang sumagot. "Walang nakatira dyan. Simula nang dumating kami dito ay abandoned na yan." "Bakit mo tinatanong? Bibilhin mo ba?" pabiro kong tanong kay Romar. "Hindi, may nakita kasi akong babaeng na lumabas sa bahay tapos naglakad. Kaya akala ko may tao." Turan pa ni Romar. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Romar, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng hinala na baka ang nakita niyang babae ay yung babae na pinatay sa bahay na yon. Ang sabi ko na lamang ay lasing na si Romar kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Mas pinili ko na huwag nang sabihin sa kanya ang kwento ng bahay na yon kasi baka matakot lamang siya. Hindi ko nga lang maiwasang matakot at gabahan kasi akala ko ay hindi na magpaparamdam o magpapakita yung babae doon. Pero nandun pa rin pala siya, Papa Dudut. Hindi pa rin siya nawawala sa bahay kung saan siya binawian ng buhay. Sa bahay na natulog ang mga kaibigan ko, sa sala sila natulog kasi hindi kami kasya sa kwarto. Pagsapit ng tanghali ay umalis na sila. Bandang hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga kaibigan ko na nakainuman ko sa bahay, si Michelle.
Akala ko ay kung ano ang sasabihin niya o baka may nakalimutan siya sa bahay, pero mas lalo akong kinilabutan sa mga sinabi niya. Bakit ka nga pala napatawag? May naiwan ka ba dito sa bahay namin? Tanong ko kay Michelle. Wala. Tungkol dun sa sinabi ni Romar nung nag-inom tayo na may nakita siyang babae. Actually may nakita rin akong babae. Nagsisimula pa lang tayo ay nakita ko na siya sa bahay na yon. At ang negative ng energy na nakuha ko sa kanya. Alam mo bang may nakatirang kaluluwa sa bahay na yon, Lloyd? Turan pa ni Michelle. Sa pagkakataong yon ay inamin ko na kay Michelle na meron nga ang kababalaghan sa abandonadong bahay, Papa Dudut. Kinuwento ko sa kanya yung mga nangyari sa akin doon noong teenager pa ako. Nalaman ko rin kay Michelle na may kakayahan pala siyang makakita at makaramdam ng mga kaluluwa. Hindi lang daw niya sinasabi sa mga kasama namin sa inuman na may nakikita na siya kasi ayaw niyang takutin ang lahat. Nang nakita niya raw yung bahay na yon ay mabigat na agad ang pakiramdam niya. Dahil sa matagal nang walang kababalaghan na nangyayari sa abandonadong bahay na yon, ay naging kampante na rin kami ng pamilya ko. Pero isang gabi ay nagising ako nang marinig ko na kinausap ni na mama at papa si Ate Erica. Umiyak si ate. Akala ko ay kung ano na kaya bumangon ako at pinuntahan ko sila sa sala. Tinanong ko kung anong nangyari kay ate at ang sabi ni mama ay may nakita raw si Ate Erica na babae sa kwarto nito. Ayon kay Ate Erica ay malakas ang kutob niya na baka yun yung babaeng nasa kabilang bahay. Sa takot namin na baka muling magpakita yung babae ay nag-decide kami na ipabless ang bahay sa kabila kahit na hindi sa amin yon. Kinausap namin ang presidente ng homeowner sa subdivision para sa balak namin at pumayag naman siya kasama ng ibang homeowners. Nagsagawa ng misa at blessing sa abandonadong bahay. Nalaman din namin sa ibang nakatira sa subdivision na hindi na nagpabless ang bahay na yon simula na magkaroon ng madugong kaganapan. Sa awa naman ng Diyos, simula nang ipabless yung abandonadong bahay ay wala na talaga kaming na-experience na nakakatakot, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay doon pa rin kami nakatira. Siguro ngay kailangan din na magkaroon ng maayos na pagdarasal para sa kaluluwa na nasa bahay na yon dahil hindi rin maganda ang nangyari sa kanya. Ngayong may anak na ako, sinasabihan ko sila na makinig sa amin ang mama nila kasi para sa ikabubuti nila ang mga sinasabi namin. Ayoko na matulad sila sa akin na napahamak ang ibang tao dahil sa tigas ng ulo. Ngayon ay wala na yung bahay na yon sa tabi namin, ilang taon na rin kasi simula ng magibayon na magkaroon ng bagyo. Pero kahit na wala na doon ang bahay, kapag napapatingin ako minsan sa bakanteng lote na yon, ay naaalala ko pa rin ang mga nangyari sa akin doon ilang taon nang nakakaraan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapili po ninyo itong basahin. Maraming salamat at sana'y mabless palalo kayo ng Panginoon. Sincerely yours, Lloyd. Normal at likas na sa ibang bata at kabataan ang pagiging curious sa mga bagay-bagay. May iba pa nga na matapang na alamin ang isang bagay lalo na't marami ang nagsasabi na bawal nila yung gawin o puntahan. Ngunit tandaan natin na lahat ng bagay ay merong dapat limitasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat tayong magpadala sa ating curiosity. Hindi sa lahat ng oras ay dapat nating tuklasin ang isang bagay lalo na at marami na ang nagsasabi sa iyo na ito ay mapanganib. May mga pagkakataon kasi na dahil sa pagiging matigas ng ating ulo ay hindi lamang sarili natin ang napapahama. May mga tao rin na nadadamay ng hindi natin sinasadya. At para sa mga magulang, kapag napansin natin na nasa stage na ng pagiging curious ang ating mga anak, mas lalo pa natin silang gabayan. Tayo ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanila. Minsan mahirap silang gabayan, maging matyaga lamang tayo dahil dumaan din tayo sa pagiging bata at naging matigas din ang ating mga ulo noon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema kay
ibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.